Hindi kailanman ikinonsidera o isinaalang-alang ni Vice President Lenny Robredo sa kanyang planong pagtakbo ang disqualification cases ni Ferdinand Bongbong Marcos. Bagamat may mga naiwang tanong sa kanya sa naging pasya ng Commission on Elections, mahirap aniyang magkomento dahil batid niya na hindi pa tapos ang proseso. Sinabi ni VP Lenny na sa ngayon ay nakatuon ang kanyang pansin sa nalalapit nilang laban sa halalan. Kasi aaminin ko sa inyo, from the very start naman yung pinaghahandaan natin laban. Hindi natin tinitingnan yung disqualification. Kung meron man na basis yung disqualification, yun ay ibang usapan. Pero as far as the campaign and as far as the elections is concerned, talagang yung pinaghahandaan natin na hanggang dulo maglalaban kami. Hindi na ikinagulat ni Senator Manny Pacquiao ang desisyon ng COMELEC sa disqualification cases ni Marcos. Sa inilabas na pahayag, sinabi nito na wala rin naman itong epekto sa kanilang kampanya at sa hangaring makapagsilbi sa mamamayan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Lacson-Soto tandem sa usapin. Iginiit ni Senator Panfilo Lacson na nakatuon sila sa pagpapalaganap ng kanilang plataforma at hindi sa mga isyu ng katunggali. Sinabi naman ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na mabuti para kay Bongbong Marcos na nabawasan na ang kanyang sakit ng ulo dahil batid niyang mahirap para sa isang kandidato na maraming kinakaharap na pagsubok. But good for him. Remember, we are not enemies. We are just competing with each other. Ang tunay nating kalaban ay yung nagpapahirap sa tao. Una nang sinabi ng kampo ni Marcos na umaasa silang kasunod ng desisyon ng COMELEC ay matutuldukan na ang isyu. Umaasa at nananawagan rin ng grupo ng pagkakaisa para mabigyan magandang buhay ang sambayan ng Pilipino. John Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.